Bola sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lugsan. Pinakwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Magandang Pasko sa inyong lahat. Ito po si Joel Aksamana at eksakto parating na ang aking kasamahan na ngayong araw, napakagandang araw ng Pasko na si Kong Jonathan De La Cruz. Magandang morning. Good morning, sir. I'm starting with you. Anyway, magandang umaga. Ang inyong Pasko ay masaya at mapayapa. Right. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa lahat ng mga kababayan natin na nasa iba't ibang 110 countries all over the world. At saka yung mga nag-crew, mga barko, nasa barko, marami. Actually, mamaya, yun ang gusto ko kong Jonathan. Kasi alam mo, nag-OFW din ako dati. Mm. Nagpapasko kami kung saang bansa. Pare, Pilipino pa rin yung Pasko namin. Ibang dating pa rin. Wala yatang laman yung teleprompter natin. Anyway, basta, kayo po ay nakikinig dito sa ating programang Karambola. Dito sa Aliw 23. Yan na. At saka sa DWIZ. Yan, ikaw na bumasa. Mapapanood kami ang Karambola. Magiging maganda programa natin ngayong Kapaskuhan. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at maaari nyo kaming i-download sa pamamagitan ng DWIZ app o DWIZ 882 sa iOS at Android. Android phone. Live rin kami via DWIZ882 sa Facebook page. Ha? So, online tayo. Klikin nyo lang dyan. In fact, kasi share ko lang ngayon. So, at ang hotline namin ay 8470-1750-254. Ang text line ay 0999-376-6768. Ang Karambola sa Aliw 23 ay napapanood sa Digital Free TV Aliw 23. Sa Sky Channel 24, sa TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 25. Available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyari ay iskan nyo lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Merry Christmas po sa lahat ng taga-subaybay ng Aliw 23 all over the world. Yes. All over the Philippines. Hindi lang ng Karambola, kundi ng Aliw 23. Alam po nyo, ngayon ang isang taon, ano? Isang taon ngayon ng mag-iisang taon. Oo. Ang Aliw 23, nag-umpisaw tayo trial broadcast for some time, pero ngayon po ay talagang tuloy-tuloy na po ito. Ang channel 23 Aliw natin. Aliw 23. Oh, parin Joel, nasaan ka po? Unang-unang gusto kong batiin si Ma'am Chinchin at si Doktora. Maligayang Pasko. Maligayang binagongan at bagnet. Ako hindi ko pa natatapos lahat. Ang dami kong mga dapat na pinadalhan ng Christmas greetings at lahat. Ako rin. Pero kung kayo man po ay hindi pa nakaka tanggap ng aming Christmas greetings, dito na lang. Namin ipapaalala at pinapadala ang aming maligayang babati sa inyo lahat, kaming dalawa ni Parin Joel. Siyempre kasama natin ang ating mga kapartner dito, si Parin Conrad Banal, na ngayon ay, umaayos na ba? Well, nagre-recover na si Parin Conrad. Although sa mga text niya, pagkain pa rin ang pinag-uusapan kahit na nagre-recover. At siyempre si Attorney Trixie Cruz Angeles. Whoa! Attorney Trixie
Cruz, Tableya, Angeles. Yan. Ano yan? Naalala ko. Meron daw pa, meron daw daladalang Tableya. Galing yata sa Davao ito si siguro. Hindi. Actually, nakita ko na yung mga post. Sabi ko, okay. Okay. Kaya ayos ang mga kasama ni Attorney Trixie. Pero may malungkot na nangyari dyan sa Davao Public Market kahapon eh. Hindi maganda yun. Oo, oh, yung isang military truck inaandar. Ano, naka-ano pala yun? Nakaandar, tapos iniwan lang sandali iniwan. Para mamalengke yata yung ating mga kasundalo. Right. Ang problema sa mga ganyan, lalo yung mabibigat na truck. So, ano eh, nadi-disengage yung handbrake. Nadi-disengage yung handbrake. Oh. Kaya dapat yun, in fact, kinakalsuhan pa nga yung mga ganyan. Parang ganun na nangyari, nadi-disengage yung handbrake. Merong daw sumakay na baka nag-ano... kinalikot yung truck o hindi natin Robert alam. Cartel, aksidente, tayo, mga naging, ganyan. Dalawang tumatay at may mga ilan na nasugatan. Paskong-pasko, nakikiramay po. Oh. Well, the other thing, again, nakikiramay kami doon sa Davao. Pero ito talagang malungkot ako, bari, kasi personal na kaibigan ko to. Hmm. Si Legend. Samboy Lim. Lumaki yan sa Phil-Am, bari. Ano yan eh? Childhood ano namin yan. Batang Phil-Am ba ito? Oo. Yung mga liga-liga, magaling na siya noon. Oh. At kasi ang kanyang mentor talaga, at meron tayong mga video eh. Si Nicor, hindi. Hindi. Si, June Celis. Ah, si June. Na ang asawa ay si Beth Celis, na the premier, female sports writer. Nila Tessa Asmines, Alice Lopez, Lopez Lim, Julie Abdasa, pero si Tessa, si Beth Celis at si June Celis, parang inampu nila kasi may anak silang isa rin si Monty Celis na player ng UP. Yung dalawang yun talagang matindi. Kasama si Ricky Dandan na nag-player din ng UP later. Si Ricky na andun pa rin sa UP. At saka sa Phil-Am, actually, doon na yung neighborhood, yung ancestral home. Yung Phil-Am, nabalik ka na ba ulit sa... Usapan po namin... Phil-Am Life Homes, Quezon City. Phil-Am Life Homes, Quezon City. Ito yung kauna-unahan niya ito na naging magandang subdivision. Eh, sikat na sikat yan dahil yung mga liga doon, talagang doon nadidiscover. Dinadayo. Ang daming na-discover na mga player dyan. Now, si Samboy Lim. Isa yun dyan. At, he passed away. Yung Sabado lang. Nalulungkot. At nalulungkot, tayo pa nakikiramay. Well, it's been 9 years nung na-stroke siya. Na-stroke siya. Oh, after a basketball game, Legends basketball game, these things happens na mainit siguro at hindi na sila mga bata noon, mga naglalaro ron, pare sila nila Jolas yata at ano Skywalker to eh. Okay, ang nangyari hindi na agapan na takbo sa ospital he had been parang wheelchair at bedridden since the past 9 years. Masaya naman siya, nabibisita, nagse-selfie. Napabilib ng todo ang tayo dito kay Samboy, mga napakagaling na basketball player. Basketball star, legend siya. Star. Yeah, ito nga, meron akong mga ilang notes dito, although actually, it's like I can see it like it was just yesterday. Maltaas lumipad to, kaya nga Skywalker. And nag-litran to, napa-champion niya litran. Basta electrifying siya yung style. Ibang style niya. Sa NCAA. Tapos pumasok siya sa PBA noong 1986. At the time, umpisa pa lang ang PBA noon. Umpisa pa lang ang PBA noon. At talaga namang charismatic siya na player. Talagang iniidolo siya. Iniidolo siya. Yung meron doon, mangyayari, may mga isolation place para sa kanya. Ang hirap bantayan kahit sino ipabantay sa kanya. Hindi nila siya kaya. The problem naman kay Samboy is injury prone kasi daredevil yung style niya ng laro. Style niya. Lagi siyang medyo bumabagsak. One on one palagi ito. Bumagsak man siya, tumatayo uli. Paborito yan ng mga enforcer eh. Oo. Sa basketball. Siyang tinitira. Tinitira talaga siya. Tapos nag-San Miguel din siya. San Miguel. Tapos mahilig itong signature high socks, parang mataas ang medyas. Hanggang ngayon, parang ginagawa ko yun, nakataas ang medyas. Kahit hindi naglalaro. Siyempre, nakikiramay tayo sa pamilya ni Samboy. At asawa syempre, niya si... Ngayon ay... Kaibigan mo, bro. Yes, kaibigan natin. Ngayon ay siyang dean ng College of Law ng UP, si
Len Berberabe Lim. Ano ha? Napakagaling pagmamahalan nila, parang talagang ano yan, inalagaan si Samboy after that, and then of course yung kanila tapos may anak sila, yung anak sila summa cum laude, tapos karate champion si Jamie Lim. Hanggang ngayon she still competes kahit na for somebody you would think nagsuma cum laude na to. At ang nagtatrabaho na passionate to. Passionate siya sa sport niya. Talagang naano niya. Yeah, so nakikiramay kami sa kanila sa totoo lang. Even ang panahon sa Philam, bro. Ganun ang style niya. Sa Philam, bari ang ano namin, ang court doon, yung mga sanay si paring Conrad doon, semento. Pero at that time he would wrap up his knees, ibabaluti niya sa Philam. Then ganun ang laro niya. Ang hirap ng maglaro sa semento, ha. Pati yung mga babagsakan at Latin, hindi mo alam. But then again, later nung nag-PBA na siya, iyon naman eh kahit ba kahoy yung court. Ayun, kahit dito sa ultra yan, natatanaw ko yung ultra dito. Masakit pa rin pag bumagsak, and he would fall. There was one particularly nasty fall, nagbanggaan sila ni Jolas. Kaibigang matalik na yun laro to eh. Banggaan sila. Pagbagsak niya, una ulo, na-concussion siya. Naka-recover naman. Na-stroke pala siya. Na-stroke siya. Later na ito, nung retired na sila, na mahilig sila mag basketball charity game, sa probinsya, kasama yung mga dating legends. Yun yun, na kasama ang palad, medyo na-stroke siya. Isang game. Yun na nga, nagtumuloy-tuloy na. Although, ilalagaan nga siya, sabi mo, nung kanyang pamilya. Ni attorney. Sila din. Ganyan. But yeah, he passed away, 61 years old, itong Sabado lang. Nakikiramay kami. Nakikiramay po tayo. Nalulungkot din dahil talagang ano. Philam ano pala ito eh. Philam yan. Produkto ng Philam. Marami mo nakatira sa Philam, ha? Marami pa. At saka magandang ano ng Philam, yung komunidad ng Philam. Right. Gumawa nga kami nung ano eh. Kayo din na Lito. Ni Lito Bausa at ni Pandi Abiado at Sabrina Quintanar. Mga lahat kami lupak doon eh. Pandi Abiado. Pandi Abiado. Pandi. Artist. Ng coffee table book tungkol dyan. Sa labor club. Nasaan na yun? Minsan dadaling ko. Dapat magdala ka. Yung mga ganyan ang dapat... Kanina, tinitignan ko. Kasi yung aming business manager na si Lito Bausa na decommission. Ayoko naman kulit-kulitin. Na-publish na. But he was supposed to do the major magro-roadshow pa sana kami. Gagaling naman yung si Lito. It's an excellent book about Philam Life Homes nung panahon ng 50s, 60s, 70s. And even all the way up to the 80s. Sinupuntahan talaga yan. Saka marami akong kaibigan dyan sa Philam Homes dito sa Quezon City. Ano na yun eh, parang mga high-rise sa harapan. Oo, napaligira na. Dating ganda ng pasok niyan eh. From EDSA. Right. Ang Highway 54 dyan, pa yan. Yung mga alumni dyan, yung mga lumaki, yan, gaya ni Sambo yan, yung meron kaming mga kaibigang artista, sila Ricky, Bing Dabao, ganyan. They always return, at pag nagkakita-kita, talagang magkwentuhan, talagang, kasi, kasi mga tatay namin, mga kapatid namin, lahat kami magkakakilala, yung mga generation. Talagang ano yun, it was really a community. Para ka rin pumunta sa probinsya, isang bayan, magkakakilala kayong lahat. At saka, maganda ang pagkakakilala nyo, hindi yung inggitan. Hindi, ang nangyari nga, yung business model na ginawa ni classmate mo, ni Lito Bausa, tama siya, he hit the nail on the head. Maraming mga alumni residents ng Philam, nasa iba-ibang bansa na, US, Europe. Yes. These guys are willing to fork over thousands of pesos for the book. Siyempre, iba yun sa kanila. Iba yun. Ang naging major, yung sales pitch, sales hook. Alam mo, napag-uusapan natin ng nostalgia. Maraming ano ngayon, ha? Maraming ganon. Well, of course, ating mga kababayan na bumabalik at nagbabakasyon dito, maski na yung iba, two weeks lang ang kanilang vacation leave at lahat, pero talagang... Nakakompress talaga. Pupunta rito at kung saan pupunta. Yung ngayon ating sinasabi na... Sana mayroon tayong ganun na guidebook. Pumunta na kayo sa probinsya ninyo, mga 2-3 days, nag-ayos na kayo doon. Pagbalik sa Manila, bago kayo
bumalik ulit sa inyong mga trabaho, whether seaman ka man o nagtatrabaho pa sa Middle East or somewhere else, at least meron kang guidebook sana. Oo. O sana ako pupunta ngayon. Oo. Yung ganung klase. Eh, yun ang wala sa atin ngayon. Sayang. Yan sana mapagtuunan ng pasin. Ang nangyayari yan online. Magpo-post sila sa Facebook. Saan yan? Saan yan? Tapos ilalagyan nila ng hashtag na dito. But yan. You're right. Sana guidebook na... Sana merong guidebook na ganun. Di pa sila dumarating. Eh, alam na meron saan na, sila... At saka naka-schedule na. Alam mo, meron isang magandang ginagawa sa ibang bansa. May app eh. Yung bang parang tourist guide ka? Yung app ay tourist guide. Kung halimbawa gusto mong pupunta ka, babalik ka sa Pilipinas for after 20 years abroad, pwede ka nang kumuha doon. Ito ang gusto kong mangyari. Yung sila na mismo mag-ano, tapos sila na bahala sa'yo. Pagsalubong sa airport, pag-ayos sa'yo, lahat, etc. and everything, kung saan mo gustong pumunta. May ganun ha? Hindi, ginagawa pa lang. Ginagawa pa lang. Kasi sa ibang bansa, meron ganun. May ganun, yun ang meron nga. Ganun. Yung talagang, kumbaga, personal escort mo na yun. Yun ang workout. Inaayos ho, meron isang grupo na gumagawa niyan. Kasi importante po yun. Lalo na, hindi lamang sa yung mga foreigners, kundi ating mga kababayan, na ngayon bumalik after 20 years. Siyempre, hilo na yun eh. Yeah. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Maliban sa, siyempre, may kamag-anak na talubog sa kanya. Okay lang yun. Pero, merong isa ngayon nangyayari, again, mga balikbayan, they time it during holiday season nandito. Ongoing ngayon, yung Manila Film Festival. Yes, ngayon. And alam mo, kaya ako nabanggit yan, kasi yung anak ko nagko-over. Yan ang beat niya, yung cultural film, napanood na nila, naunahan na, yung pre-showing nung Gomburza. Maganda daw. Maganda daw. At ako, I want to watch that dahil alam mo naman tayo, pare, history buff tayo. Yung napaka-interesting yan, alam ko, di ba yung nagsimula yan, si Hermano Pulig, pare, nilalait-lait ng mga hindi na tinanggapin. Through the years, marami mga gusto magparing Pilipino. At that time. Ng mga prile, hinaharang, nilalait. Hindi kayo pwedeng pumasok dito, kami lang. Exclusive. Bagkos again, I don't want to do a spoiler. Hindi naman makakapag-spoiler, hindi ko napanood. Pero pagkaalam ko, dahil history yan. Nag-revolt doon sa may Cavite, inakusahan itong tatlo. Hindi naman sila kasali. Na sila ang parang kumbaga... Ano ba mga buong pangalan ni Father Gomez, Burgos, and Zamora? Oo. Yung isa doon eh. Magagaling artista eh. Pero lakinuhan lang si Piolo Pascual, si Dante Rivero, yung isa si Cedric something. Basta siya, theater, siya yung pinakamatanda sa lahat. Doon sa talagang injustice ang nagawa dito sa tatlong paring ito. And the way to, nagarote, napakasaklap naman ng, marami akong gustong garotihin ngayon dito sa Maynila, sa Pilipinas. But, it's not the death you would want to wish on anybody. Kasi yun, slow death yun. Tsaka siguro pinanunood ng tao, ginagawa nung sinasadya ng mga Kastila. Meron. Nandun sa plaza, manood kayo kung paano parusahan ng Ganyan ang ginagawa in many countries. Nung panahon ng colonial, why did they used to do that? Talagang strike terror into the hearts of the yung taong bayan. For a while in the and so-called authoritarian regimes. ginagawa rin niya. To strike terror nga. To strike terror. Pero kasama yan dun sa historical na workout natin na. Yeah. Itong mga ito, mabuti nga meron mga grupo at yan ay sana yan ang ating mga susuportahan na gumagawa ng mga ganito. Period films. I like it, pero Gomburza. Mga yan, at saka historical films at lahat. Meron din isa, ewan ko napasama dito sa Film Festival. Meron din rom-com daw na maganda. Hindi ko alam. Pare, baka naman yan yung kay again, gusto naman panoorin ng misis ko, si Boyet De Leon at si Vilma Santos. Rom-com ba yun? ako panoorin ko yun. Pare, maganda yun. Kaya, I don't know. There are others. Actually, merong sa bahay, isang... May listahan. Hindi ko lang nadala ngayon. But yung Gomburzang nagsistick sa akin. Rom-com, ha? Rom-com, Meron, rom-com. Andun din si Alden Richards, pare. Pero bro, anyway, again, itong mga ganito activities,
mga film fest, etc. Tuloy-tuloy naman to. At sana magkaroon pa tayo ng mas marami pang ganito na gawin na you look forward ba? Yeah, yeah. Well, halimbawa, itong January, marami ngayon to. Ah. Meron dyan sa Cebu, meron. Tapos yung translasyon. Translasyon. Ibabalik daw ulit yung translasyon. Yan po yung itim na Nazareno na iniikot sa buong... dapat yung tourism department, medyo ano na nila. Ngayon pa lang. Forma na nila yan. Ngayon pa lang. Dapat inaayos na nila yan. At sana nga yung mga ganitong activities, syempre, meron din sa Cebu. January rin itong mga ito eh. Pati yung sa Aklan, yung Ati-Atihan. Maraming ganun na activities na pwede nating looking forward to. Sinulog, yan, mga ganun eh. Tapos, siyempre sa Panagbenga, yan yung flowers. Panagbenga, yan na, pag nagsasummer na. Sa summer, yan na. At saka, matagal ko na advocacy ito, hindi ko lang nakakausap yung Cycling NSA, Cycling Federation. Okay. Yung Tour of Luzon, dati. Ngayon, pwedeng tour ng Pilipinas yan eh. Pwede. Pwede na. Summer activity. Iroro mo yan at ano. Summer activity talaga ito. Summer activity. Yung tour. Isa summer activity. At kami, nung bata kami, talagang hinihintay namin yan. Dadaan dito yan. Pagdaan naman, ang bilis. Ano talaga? Ang bibilis. Kaya yung mga iba, may daladalang mga tubig na sa ano, bubuhos. Init na init yung mga siklista. Magagaling ang... The Tour of Luzon at that time, it fired up the imagination of millions of Filipinos, lalo ng mga bata. The Eagle of the Mountain. Ngayon, mahilig tayo magbabisikleta. Sana mayroon grupo na yan ang mga sponsorship. Magbo-workout. By the way, ngayon kanina, walang tayo. Well, siyempre, talagang walang traffic ang aga ko. Ang dami ko nakasabay mga nagbibisikleta. Just sa BGC, hanggang sa Pasig, hanggang Mandaluyong. Grupo-grupo. Parang hindi sila nagpuyat kagabi. Hindi gaya doon sa City Hall ng Paranaque. Na nagpuyat. Alam mo bang, gumising ako maaga. Maaga ako gumising pag pupunta ng Parambola. Sabi ng misis ko, sino yung kumakanta na yun? Sabi ko, Christmas Carol siguro. Hindi eh, pakinggan mo nga, lumabas ako ng balkonahe. Abay, boom, tarat-tarat yung kanta. Sabi ko, naku, Diyos ko, sa City Hall, buhay pa. Mag-aalasin ko na, yung Christmas party nila, hindi pa. Umabot na. Palasayaw yung ano doon kasi, yung mayor eh, si Eric Olivares. Magaling yan, ha? Magaling. Magaling sumayaw. Siguro, tapos si Congressman Gasta Munting, at siya, namimigay pa ng pera. Hindi pa umuwi mga tao. Alas 5, but there you go. But again, walang ka-traffic. Wala. Bisikleta ang mga nandun. Mamayang hapon ang traffic. Mamayang hapon. Oh. Kasi ano na yan. Nakagising na. Mga tao. Magsisimbat ang mamamasyal. Yan ang gagawin ngayon dyan. Para rin yan. A week from now, ganyan din mangyari. December 30. Yan din ang mangyari. Later, mamaya, pagbalik natin, meron lang akong sanang gustong talakayin. Alam ko eh, it's a bit sad, pero nakaka-ano rin sa Pasko eh, nakaka-angkop. At ito'y tama rin sa mensahe ni President Bongbong Marcos, yung spread hope to needy on Christmas. Bro, ang dami kong nadadaanan. Aga-aga nandun sila natulog doon, nag-Pasko. Mga street children at alam natin, sinasabi natin minsan, sindikato yan or something. Andun sila sa mga kanto. And then, nadaanan ko isa sa may 7-Eleven, makain sila ng noodles. Ito yung, ano, yung sama na loob ni Conrad, yung hunger. Incidents of hunger. They were there. Ang dami, bro. Parang naglabasan sila. Nasaan yung mga DSWD units in all the LGUs? Tapos nakikinig ako sa radyo, food stamps ang ano, ang ilalaban ng DSWD. Hindi makakain yung kagad. Food stamp yun eh. So parang nalungkot ako, pare. Nung Pasko, dapat we have to share dun sa mga needy. But at the same time, there has to be a program talaga to. Meron dapat talaga. Namimiss, sabi ko yung sa iba, kayo, masyado kayo mano. Ang namimiss daw ngayon nila, yung mga galing sa probinsya, yung mga IP. So, loko-loko kayo, kako. Hindi lang, baka hindi lang umabot sa Maynila. Nandun sila sa Clark, sa Tarlac, di ba? Huwag na ho natin hintayin na magkaroon pa. Dapat sa ating mga bayan-bayan, sana hindi na
baka punta dito na nanghihingi ng pagkain. Oo eh. Sana doon na lang naayos na natin to. Pero the SWD, baka gusto nyo tignan na mabuti ito kung paano natin ayusin itong ganitong mga sistema. Ang oras po natin, alas 8:30 na umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin, paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal. Ay! Malapit na. Maayos na, magre-recover na. Magre-recover na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Magdadala daw. Threatening. Magdadala ng atableya. Galing sa Davao, sarap niyan. Gagawin nating ano, parang di ba, tsokolate. Ano yan? Pang Christmas talaga, Noche Buena, tsokolate, poto bumbong, at saka yung maliliit na bibingka, sarap niyan. Pero tayo po'y mga bati umuli sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala at lahat. Oo. O hindi man kakilala, mga lahat ng mga nakikinig dito sa ating programang Karambola, tayo po'y mga bati ng maligayang Pasko. Sana naging maligayang Pasko ninyo at siyempre isang manigong bagong tambien, mapagpalang bagong taon. Yan ang palagi nating sinasabi. Baka may mga reports tayo galing sa ating mga online group at saka siyempre sa ating mga reporters on the field. Kukunin po natin sapagkat panahon po ito para malaman natin kung anong nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bayan. Sa ibang bunso, bahagi ng mundo, parang Joel, nagkaroon ng Christmas shooting yata, doon sa Czech Republic. Pinag-usapan ko nga nung isang araw yun eh. Kaya ako na nakakabigla din dahil hindi naman, ang gun loss sa Europe. Sa Czech Republic. Lalo na, mahilig sila sa Czech. Hindi ganyan. Mahilig sila yung defenestration. Yung iniitsa, yung politiko, whatever. Sino nila kasundo, iniitsa mula sa bintana. Hindi yung buong baril. Pero ito eh, di natin alam na, shooting to eh. Wala pa tayong balita tungkol sa pinagmulan nito at saka kung sino yung gumawa. For the first time na nangyari yan. Diyan sa area na yan, diyan sa Czech Republic at saka. Wala nagmamass shooting diyan except for sometime natin doon sa Netherlands at saka sa Britain. Mayroon. Pero yung area na yan, yung Czech Republic, yung Central Europe, ang ganda ng mga bayan na yan. Old world. At saka yan yung Our Lady of Prague. Yan yung Our Lady of Prague. Lady of Prague ba yun? Basta yan ang puntahan ho yan sa... At saka magaling na bayan itong Czech Republic. Actually, Czechoslovakia to. Pero nagkiwalayan. Isang Czech Republic at saka Slovakia. Ngayon ang pinag-uusapan pa rin ngayon maski na Pasko parang Joel maliban dun sa siyempre messages ni Bangulong BBM at saka ni VP Sara si Speaker at saka yung Senate President may mga messages. Of course, we are always hopeful. Maganda naman ang survey sinasabi ng ating mga kababayan na ano sila despite everything else ang kanilang paniwala ay magiging maganda pa rin. Usually naman ganun ang nangyayari diyan. At the feeling of hopeful feeling at siyempre magandang vibes kung sinasabi ng ating mga ibang kaibigan. Magandang vibes natin ngayong Kapaskuhan na ito despite everything else. Sana lang hindi na madagdagan ng kung ano-anong mga statements at iba pa kasi hindi naman kailangan 'yon. Ang kailangan po natin ay paramdam natin sa ating mga kababayan, yung hindi lang pagmamahal, kundi yung performance natin bilang halimbawa nasa gobyerno o kung sa private sector naman,
Baka ho nakalimutan ninyo ibigay yung mga 13-month pay at bonuses na ating mga wag ho nating gagawin yun. Ihabol nyo na kayo. Ihabol nyo na. Oh. May pagkakataon pa ho, aabot pa yan. Siyempre, yung aming mga kaibigan, mga kakilala, na nais pang magbigay ng binagookan o kaya iba pang mga tsokolate. Ah, antayin namin. Okay yan. Lang. Si Pat, ang hindi nagpaparamdam, mga paring Joel, si paring Willie Urado. Nandito yun. Kansan. Naku, nandito. Eh, Girardelli, chocolate. Paring Willie. Nakantay. Ikaw eh, pwede tayo magkape dito. Kami na magpapakape sa'yo. Dito, malapit tayo dito sa... Pero tama yung sinasabi mo, paring Joel. Mukhang, mukhang napagod lahat ang ating mga kababayan ngayon. At walang masyadong traffic. Walang masyadong lumalabas. At... Pero ang isa pa, nakakalungkot siyempre. Okay, ano yun? Dahil dito sa Israel-Gaza war. Yung areas ng Bethlehem at lahat under fire, under ano, medyo hindi masyadong maganda ang celebration. Celebration doon, oh. Dyan sa area na yan dahil... deserted daw mga kalye. Deserted nasa, hindi dahil ditong may hangover sa pagabi, kung hindi nagtatago mga kalye. Nagtatago mga tao, nasa bunkers at lahat. At yung mga traditional na activities, celebratory activities dyan, on the birth of our Lord, hindi nangyayari. Mm-hmm. Sapagkat ang lahat ng mga tao, siyempre kinakabahan, tuloy-tuloy po, wala pang... Yung ceasefire, apat na araw lang yun. Hindi pa nga natatapos yung apat na araw. Nagkabakbakan na ulit eh. Oo. At mabigat din. Mabigat ang sitwasyon dyan sa area. Mm-hmm. Dyan sa Gaza at saka sa Israel. Kasi maski na sa Israel, wala naman natapos na yung pagpasok ng Hamas sa fighters. Oo. Pero halos araw-araw, binobomba pa rin sila eh. Oo. Malalakas ang mga ano ngayon ha. Malalakas ang mga strikes ng Hamas. Ang balita nga ay nagkaroon na ng super drone na ibinigay ang Iran, mm-hmm. the principal backer of the Hamas group, dyan mm-hmm. sa mga Hamas fighters. At lumalakas daw ang kanilang pag-rocket firing sa Israel. Mm-hmm. Of course, tuloy-tuloy din yung rocket firing in northern Israel. Mm-hmm. Ito naman sa mga Hezbollah. And then para nagagantihan. Nagagantihan. So kung ikaw na papagitna talaga dyan, ang hirap. May mga civilian population is of course. And there is of course restiveness all over the place. Parang Joel, sapagkat syempre hindi naman pwede ang ganyan na alam mo na may mga na araw-araw may mga namamatay, nasusugatan at lahat at talagang hirap na hirap kayong lahat. Nawawalan kayo ng utilities, hindi lamang nawawalan ng trabaho, ang hirap na buhay yung ganun. Talagang tayo po, our hearts go out to our people in Israel and Gaza. Parang ganun, ang buhay napakabilis lang in one, blink of an eye, pwedeng mawala na lang. Saka biglang nagbago ang sitwasyon doon. Sabi mo, October 7, biglang nagbago ang sitwasyon. The ones doubt, talagang highly credentialed na Mossad. Yung intelligence group, intelligence network na Israel, nabigla. Nabigla sila. Hindi nila na-anticipate yung attack na yun. Yeah. Well, of course, I remember nung una nating dinidiscuss to, lalo na ako mahilig ako sa conspiracy theory na baka mayroong mga extreme right wing dun sa Israel na talagang nanadya na gusto nilang at hindi baling parang ano yan eh parang kay Coach Chot Reyes one step backward two steps forward. Pero ngayon naisip-isip mo hindi siguro ang dahil hirap nun yung ano eh hindi mo pala makontrol yung dami na mapapatay ilang masisira yung buhay na bakit mo gagawin yun para lang sa isang strategy rin siguro talaga naunahan lang sila na failure of intelligence yung kasi nasabi palagi nyo. Which is lagi namang kawawa naman ng mga military or intel authorities. Parang yung bombing sa Marawi. Failure of intelligence. Pero sinasabi, mahirap magtututok niyan. Hindi, pero sinasabi nila, hindi daw totoo yung failure. Failure to appreciate the intelligence. Ayun. Meron silang intelligence report. Nandun, hindi na-analyze. Hindi nila na-analyze na mabuti.
Doon mo kailangan ngayon ng mga pa, mga taong talagang what do you call this? Biyasa. Training. Talagang they will act on it regardless. Oh. Tapos sasabi, napaka-paranoid mo nun. Trabaho ko maging paranoid. Trabaho ko maging paranoid. Yan ang hindi naintindihan minsan na ating mga kababayan na parang yun. Yung mga iba, akala nila na, na proper running ka lang. Pero kailangan mo mag-isip eh. Nang ganun eh. Iba't ibang senaryo eh. Go, bro. E di kung ganun eh, kailangan natin ang mga gaya nila former Secretary Rapi Aluna, nila Jonathan Malaya, nila Tarjela, Colonel Tarjela. Huwag naman sumosobro. Huwag lang kayo sumosobro. Eh pati ba naman yung magsusorbites eh. Eh hindi, ganun daw ang nangyari nung panahon ng World War II. May nagigita lang ng, ano, ng puto at ano, maya-maya nung gera na, nung sumusob na sila Mahoma, sila General Homa, eh may tinanggal na yung may armas na mula dun sa yan ho, taho. Oh. Yan ho yung ano, yan ho yung dati. Yan ang sistema dati, pero ngayon, sa, na, ano na nga, cyber na nga cyber ito na eh. Ngayon, eh. Oh, iba na ngayon. Hindi na kailangan ng ano. Hindi na nga, di ba sinasabi nga nung iba, hindi mo na kailangan magpaputok ngayon. Sirahin mo lang yung kanilang power grid. O kaya tirahin mo lang yung kanilang utilities. Tapos na yan. Tapos na yan. E, work out na yan. Lalo. Kaya nga nagkakaroon, di ba? Conspiracy theory tungkol dyan sa National Grid Corporation. Mm-hmm. Ah, hindi. Kaya tayo ng in-check ng China. Hindi tayo po pwedeng ganyan lang. Ano lang nila yan? Sila may hawak ng National Grid. Tatanggalin lang, i-out lang nila yung National Grid natin. Hindi, wala na tayo yung ganong klase. Pero, natutandaan ko tuloy yung tungkol dun sa ano, yung mga ganyan. Nung kapanahunan, hindi ko naman masabi kung kailan panahon natin pa rin. Meron mga iba. Dati, di ba, Marcelo? Siyempre, mayroong ano yun eh. Hanggang alas 12 lang kayo. May curfew. Oo. So, yung mga iba, sinasabi nila, may mga kasama na pumunta sa disco. Nakalatatuloy tayo. Oo. Sa disco. Disco. Discotheque. Okay. Meron ba naman nakikipag-disco daw na flat top? Halata siya kagad. Eh, hindi gaya ngayon, uso na talaga yung flat top. Ilang basketball player, naka-flat top. Pero noong araw, hindi pwede yun. Longer eh. Kagad, lutang na lutang ka doon. At sinusurveillance na yung mga nagda-drugs. At saka yung may mga baril. Kasi yung mga bawal lahat yun. Eh, sabi ko, halata naman yun. Meron ba naman, anong klase intelligence officer nagpadala ng intelligence person, agent niya, naka-flat top siya? Dapat naman medyo naka-merkana siya doon. O kaya naka-ayon. Mukha ka na medyo baby face ng konti. Medyo maganda magdamit. Na... Bagay na bagay sa crowd. Kaya ito magsusurbetes ni Secretary Luwanan eh. Pero, kaibigan natin yan, ha? Si Secretary Aluna. By the way, hindi, pero alam mo, si Secretary, si Rafi. Si Rafi, Actually, ano lang siya? Siya ang President ng Philippine Taekwondo Association, eh. Taekwondo, yan? Dati nagta-taekwondo siya nung panahon. Nag-tourism kasi dati. Tourism. Bago nung panahon ng tourism. Parang exercise niya. Anyway, doon sa kanyang post sa Facebook ngayon, naka-jacket ng Air Force yata yun eh. But he was wishing all the our mga Filipino servicemen, EFP na deployed sana maganda personnel. Tama nga naman yun. Sa ating mga kasundaluhan, kapulisan, lalo na yung... Kasama po namin. Kasi ano sila ngayon, naka-duty sila ngayon eh. Kasama po namin si Secretary. Maligayang Pasko sa inyo as well. At keep safe. Lalo na ngayon eh, hindi pumayag ang PNP na mag-ceasefire. Tama rin lang naman. Protektahan nyo ang inyong sarili. At, di ba, kaya alam namin ang inyong servisyo para sa amin. Protektahan ang bansa. We also wish you a merry Christmas. Lalo na sa inyo, mga frontliners. Mga frontliners, pati yung mga, siyempre, mga pamilya ninyo. Alam namin na hindi nyo na sila nakasama ngayong Pasko. Sana po ay tuloy-tuloy lang ang ating, sa serbisyo, sana po ay mabigyan ng karapat-dapat naman na recognition ang inyong mga pagseserbisyo. Kasama na dyan yung mga nasa public health hospitals at lahat. At ngayon,
Ngayon pa lang, December 25, yung mga paputok, yung mga trabahong ganyan, ha? Medyo ingat-ingat po tayo. May dalawang incidents na nagkaroon ng pagliab yung isa nandoon sa bus station. Meron na mga namatay doon, di ba? Sinabi na, dapat hindi. Sa ano yan? Sa Marquina, yung bus station na tapos pinasukan ng ano, parang natulog lang ng konti yung mga, yung parang cargo, ano, truck. Tapos bigla sumabog dahil natulog ng konti. Ang ano ko dyan, alam mo, I was listening to an interview the other day. Dito sa himpilan din na ito, isa sa mga regulator natin dyan. Ang hirap din kasi i-regulate yung industry. There's a legitimate portion ng industriya. Fireworks and all that. Yes. At the same time, hindi mo nang pwedeng i-regulate mo sila. Hindi naman regulated itong mga illegal. So, pag ni-regulate mo sila, talo kagad sila dito sa illegal. Yung gun ban. Para sa gun ban din, di ba? Yung mga pinahihirapan mo yung mga legitimate owners na gustong protektahan ang sarili nila, yung mga illegal, masaya naman sila dahil yung sila may hawak, sila may hawak. Yung balance doon, the same thing sa barel saka sa paputok, di ba? Lalo na nakakamatay po ito pati nga si Secretary Herbosa, pati yung Quitis, ha? Baka hindi alam ng ating mga kababayan. Ay, nakakamatay yung Quitis. Nakakamatay yan. Oo. Kasi yung iba... Hindi na lumilipad. Hindi lang na hindi lumilipad. Yung iba, lalo na mga bata, hindi naman nila alam kung ano yan, na ano nila... Na-ingest patay. Na-ingest nila. Patay yan. Delikado yun. Delikado po talaga yan. Nangyari na sa akin yan nung bata ko. Yung watusi. Watusi. Dinala ko sa ospital, hindi ko alam. Hindi mo naman alam yun yung watusi na yan. At kung to ano this day, nalalasahan ko. Sama na lasa nung watusi nung nalunok ko. Pero dadaling ka talaga sa ospital. Dadaling ka sa ospital. Kaya na i-pump out ko. Hindi ko alam, baan ba napunta sa... minsan, hindi mo pwede yan. Yung iba naman na puputulan ng daliri at lahat ng kumakain ng ano ng suma, no, kaya bibingka dumikit. Patay na. Mahirap din yung iba. Meron. Kumakain ng suma, bibingka, dumitikit yung pera. Dumikit yung paputok. Maganda yung suggestion ng Department of Health saka yung mga LGUs, of course, TILG, na sana bawat bayan o bawat komunidad, meron na lang kayong isang umpukan doon na lang kayong lahat. At ang mga, yung putukan ninyo doon, yung mga lihito mong papuputok. Yun. Hindi yung kanya-kanya. Yung parang meron kayong lugar. Saan, ano. Inumpisaan yan sa Davao, nung panahon ni President Duterte. Na bawal ang paputok, pero merong area na yun ang celebration. Hindi naman paputok yun, pero may mga celebratory activities. I'm sure nakahanda maraming LGU ngayon dyan, pero mas mabuti palalahanin ho natin ating mga kababayan na medyo dahan-dahan ho tayo. At mahirap po yan, ha? Mahirap ang maputokan. Ang alam ko, go ahead. Para rin, yung maputokan ka na scam. Ang dami nag-i-scam. Dahil sasabihin ko sana, ang isa lang ang taong alam ko na kahit pa paano nagkaroon ng benepisyo o naging benefit sa kanya yung naputukan siya sa kamay. Sino? Si paring Ding Marcelo. Naputukan ba yun? Gumanda yung pating. Nagpapano na sa tournament after that. To this day, naalala ko ilang beses na makakalaro. Talaga pagdating na sa green, pag nagpating na. Ayos na siya. Dahil sa yung putol yung daliri niya. So, gumanda yung sabi ko nga, pinag-uusapan namin, naalala ko, yan, sila paring Conrad, pare, kailangan pala, maputukan ka sa ano. Huwag na, ikaw na lang, di ba? Yung paghawak, ha? Maganda, gumanda yung grip niya. By the way, bago matapos meron akong kaibigan na hindi naman niya birthday kaya pwede kong batiin. Ang aking bayaw na si Gaying Hermanos. Oy. Nasa bahay ngayon. Binisita ko siya kahapon kasi ito si Gaying, para tong si Samboy Limon nung 9 years ago. Na stroke. Ngayon
pero siya naman more recent lang. Oh. Eh laging naghihiga sa bahay. Mm. Pinagalitan nga nung misis ko. Tsaka kahit na ako, padre, kailangan tumayo ka. Mm. Kailangan lumakad-lakad dito. Hindi pwedeng nandiyan ka lang nakahiga. Mm. Na, tuwan-tuwa ako, nakita ko kanina umaga, nag-post siya. Mm. Nakaupo doon sa wheelchair. Mm. Tapos sa kumikindat pa nga. So makikita ko yan mamaya. So good, oy, very good, Gahing. Gahing. Huwag ka masyadong kumakain ng binagoongan dati. Huwag. Marino. Oo. Oo. Abay, talaga naman ko. Ay, also, yung kapatid ni Gahing, si Jit Hermanos. Oh. Happy birthday. Nag-birthday December 24. Pareho sila ni Pare Conrad. December 24. Pareho kayo hindi nagbibigyan ng pareho pansit. Pareho kayo hindi nagbibigyan. Pansit! Hindi kita mabatiin, Jojit. Okay. Sa ano, maraming mga ganyan, mga kaibigan natin. Alam mo yung saan nasabi ng mga iba? Malas kayo kasi isang birthday nyo at saka Christmas, isa lang ang binibigay sa inyo. Hindi totoo yun. Maraming kaibigan na December 24 or 25 ang kanilang birthday. Dumadaming kanilang ano kasi sinasabi nila sa mga... Nagkakaintindihan tayo, ha? Ang sinasabi sa mga December 24 totoo ang birthday ko. Oo. Pero yung December 24 na yun, birthday yun. Iba yung December 24 na Christmas, wala yan. Mm. Yung, pag nagbigay kayo ng isa lang, bahala kayo. Magkakaproblema kayo sa akin. Ngayon. Kasi presidente ano daw? Presidente natatanggal ba? May natatanggal ba mikropono? May natatanggal ang mikropono natin. Oh. Hindi na yan. Si Presidente daw at saka pamilya, si First Lady, Lisa, Congressman Sandro, mga anak, Simon and Vince, ay sa Malacanang nag-Christmas. Tradition, dalawang Christmases na doon sa Malacanang. Family. It's a family activity. So, okay lang. Siyempre, maganda yung kanyang pahiwatig sa ating mga kababayan. Sharing. Ang importante yung sharing. Sana naman yan, umabot dun sa mga kaibigan ni Paring Joel na mga nakamerkana. Kamerkana. Sharing. Hindi, yung mga nakamerkana, iba ang konsepto nila, bro. Yung mga nakamasikip na Amerikana. Tingin mo? Trickle down. Economy. Ika nga, palakasan mo ang ekonomiya. For the country. Infrastructure. Real estate. Yeah. At yan, magti-trickle down yan gradually to the people. Ay, hindi ka ba naniniwala dun sa alam mo yung trickle down, bro? So yeah, the trickle down. Grade 1 pa lang ako, trickle down na yan eh. It doesn't work, ganun? Really? Because pag pinilayan mo daw silang mga nakamerkana, hindi pilay ang buong gobyerno. Pareho tayong ano. Hindi naman natin sila pinipilayan, pero wag sila mag-abuso. Wag nila i-take over yung dapat ng mga public operations na dapat ang gobyerno nagpapasimuno. Ngayon ang sinasabi, meron akong kakilala at nagkausap-usap kami bago magpasko. Sabi nila, okay naman na nagkaroon ng coordination at saka mas focused na activity under the office of the Special Assistant to the President for Economic and Investment Affairs para sa economic and investment activities. Okay yun. Okay yan. Kaya kasi integrative yan eh. Kailangan meron no. Sana may katuwang na social development naman. Social development, yung ibig mobilization. The people, ang mga kababayan natin, tayo mismo, we own our projects or we own these activities. Mm-hmm. Ibig sabihin, papakalagaan mo yan. Ito. Kung halimbawa gusto mo na magkaroon ng magandang edukasyon, papakalagaan mo yung mga gagawin natin para ma-work out yung education. Kasi ang education, hindi naman yan private activity yan na talagang profit, ayusin mo. Hindi eh. Kailangan meron kang pag-aayos. Ganon din sa health services, yung mga ganyan. O kaya, yung pagbubuo, incubation, parang Joel, yan na nakakalimutan eh. Kasi, traditionalist tayo masyado eh. Ito, big companies, it will trickle down, etc. They will take over. Hindi nang... In our case, 85% of all those employing or our workforce
small and medium scale. Okay. Industries. Hindi itong malalaking conglomerate, yung mga taipan-taipan. Okay lang yan ngayon. Okay, hindi naman natin sinasabi, huwag kayo lumaki. Hindi, hindi natin sinasabi. Ang sinasabi natin, kaakibat ng paglaki ninyo at mag-trickle down din naman kayo, eh yun naman ito, mobilization. And that mobilization can only come with government active participation. I see. So magkatuwang. Sa simula pa lang ando na, may social component, yung growth at investment. Social development, we must assume a development state. We must have a development state. Hindi yung we must have a oligarch. Development state, immobilize mo yan kasi ang sabi nga palagi, yan si paring Bobby, alam na lang, ang tao at ang tao lamang ang makakapagbigay ng katotohanan sa ating realidad sa ating ayun, buhay. Okay. O, hindi mo equipment. Kasi lalo na, ini-import mo lang yung equipment. Ini-import mo pa, ventilador eh. Electric pan. Hindi ito yung mga small machinery, light and medium scale machinery. Na para ayusin mo, hindi. Okay. Yan, pag-usapan natin yan. Okay, kasi mapakaganda niya. Yan, true. Nakikita natin yan dun sa mga basic industries natin na nakalimutan na dapat sana yan ang plataforma ng ating buhay. Ang oras mo natin, alas 9 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ.